Hello guys, Benji Palaroran Jr. here. Right now, ngayon, I'm doing a sabi daw reaction video, but this is a vlog alert for me para makatulong din ako sa ating mga kababayan na ma-inform sila about the Ash for Alert at saka sa Taal eruption updates. Right now kasi at 12:51 AM, still bumubuga pa rin ng ash si Taal. So, ang mga balita ngayon dito, malakas na yung ashfall dun sa Tagaytay area. So, guys, be safe doon sa mga commuters, sa mga nagbabakasyon diyan, eh yung mga taga-Tagaytay, kung ano, huwag na kayong lumabas because of the effects of the ashfall or the volcanic ashes. Ang maganda lang, prepared ang ating government about what's happening right now with Taal. We have experience on the ashfall of Pinatubo noong 91. So, we have some learnings about that occurrences ng ganung disaster. So, we are now prepared for that. So, ngayon guys, I do some research right now. Taal, matagal na siyang hindi pumuputok. And last year, sinabi ng PhilBox na meron siyang mga senyales na puputok na siya within this year and minomonitor nila. So, ngayon is level 4 na siya. So, masakit sabihin, masakit na makita ang ating mga kababayan na sila ay lumilikas, but this is for the best na kailangan nilang lumikas because these are their own safety sa atin. And since na meron ng mga earthquake reports sa Tagaytay, ashfall, earthquake, especially sa malalapit sa Taal area. So, please be careful and be safe. Sa mga commuters right now, I update you na ang SM ay open na yung kanilang mga parking. Is now free. So, guys, yung mga commute, especially sa Tagaytay area, huwag na lang kayo mag-travel. Diretso na lang kayo sa SM and stay there. Mag-park na kayo dyan. It's for free na. Wala nang bayad. And mag-overnight na lang kayo kahit sa isang cheap na place or not cheap, yung comfortable place para safe naman kayo pag-uwi. Yun yung aking masasabi. So, I watch footage on the other footage kanina hapon about the Taal eruption, and papakita sa inyo yung mga ano. And kanina rin, yung mga bandang mga around 11 o'clock AM, mga 11 PM, mga 11:30, eh syempre nag-ashfall, I video my car, yung car ko na umabot na yung ashfall dito. Remember guys, ang ashfall is not good to our health. Sabi nga, nagbasa ako that it affects our respiratory system, lalo yung sa mga asthmatic. So, kung may mga allergy yan, sa mga, lalo sa mga mahina sa respiratory, kailangan na kayong gumamit ng face mask. And nagkakaubos na ng face mask sa Mercury Drug at saka sa Watson. Actually, kumuha kami ng face mask screen na ng wife ko, ang mali lang yung nakuha namin face mask. Dapat kumuha kayo ng face mask na N95 na face mask dahil kasi kinuha namin surgical mask dahil sa kakamadali kasi nga ako mahina ang aking respiratory, meron akong allergy, and same kami ng aking asawa. So sa mga yon, kung ano yon, N95 mask. And pangalawa, effect ng ashfall is the respiratory system, una yun, di ba? Pangalawa is the skin. Skin allergy, may effect kayo sa skin. Kung lumabas kayo, pag-uwi nyo,
maligo na kayo. Especially ako, lumabas ako, maliligo mamaya dahil kasi nga maaari magkaroon ng skin allergy because of the volcanic ash fall. And guys, this is sulfuric, so nakaka-poison talaga yan sa ating paghinga. At saka sa mata, dahil ako, nangati yung mata ko eh. Yung sa ash fall, guys. So, guys, manood muna tayo ng yung ibang nakuha kong footage dito sa one of our friends in Tagaytay, pinakita sa akin, and ito yon. So, ito siya kanina nung bandang hapon. So, let's watch. Lakas na lang usok talaga eh. Yung bulwak ng ano, ng... Grabe naman. Yan, hapon pa lang yan. Ganyan nakalakas yung taal. Aloha, Pilipinas. Look. Nagda-drive ako ngayon para bumiling ulam pero... Nag-erupt na ang Mount Taal. So, malapit lang kami dito. So, as you can see, everyone is outside taking pictures and videos kung ano nangyayari sa Bulkan. Kasi nag-erupt na nga. It's getting worse. Like, look. Agos yung kulog niya. Solid. Parang, meron pala ang kalamit din. Parang, ano, lindol, ganun. Ang daming tao dito nanonood. So I decided to go here. This is my spot. Sunset pa siya. Spot ko to ng sunset. Tignan yung usok, ito, guys. Iba na talaga, oh. Pero hindi makakalain. Makakita tayo ng gantong bagay. Picture pa sila. Parang awkward naman. Picture. Amang nag-unbreaking. That's was yung kaha, yung ano pa lang yan, pahapon pa lang yan, guys. So, hindi siya na ngayon. Lifetime experience to. Hindi na ulit bumas to. Lifetime experience to. So, yun muna yung nakita kong footage and iba talaga ngayon doon sa atin sa Taal. And nag-ashfall na doon. And especially announcement, may nabalitaan kami ngayon ng wife ko na all classes, NCR, Calabarzon area, especially yung sa mga affected area, wala na pasok on levels. So guys, huwag na kayong lumabas sa mga kids. All levels na wala nang pasok. So sa mga ano natin mga kababayan diyan na ano, we're hoping and we're praying for your safety na okay kayo diyan. And nagpapaalala na kung meron mang ano, kung delikado diyan, mag-evacuate na po kayo. Evacuate na lang po kayo. Hindi ng government rules and regulations about evacuations. Sa mga kaibigan ko dyan, be safe. Be safe kayo dyan. So, we're still updating and still monitoring on the situation, guys. So, ito muna, I'll end in my video. So, mag-ingat kayo ngayon. Use face mask for tomorrow. If you will, nagta-travel kayo ngayon, or watching this video, I think huwag na kayo mag-travel na ngayon because of the strong ash fall, guys. So, guys, so, I hope you be safe, guys. So, ingat kayo dyan and God bless. May awan Diyos sa atin. So, I'm ending this video. So, I'm signing off. Benji Palaron Jr. So, ingat po kayo dyan. Okay? Okay, bye, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.